Sino pa ang may tanong? Kathleen, good po ba na ipark ang pera for retirement sa MP2? Salamat po. And is there any other investment strategy dyan you can recommend for retirement apart from stock market po? Salamat. Sa mga susunod na videos natin, sasagutin natin saan pa pwede nating ipark besides MP2. Kasi may nagtatanong, sir, lagay ko na lahat sa MP2. Actually, personally, I don't advise. Okay, I don't advise. But MP2 is a very, very good tax-sheltered, guaranteed savings account na pwedeng pang-diversify. Okay? Kasi ang MP2, tandaan natin, ay naka-invest sa real estate. Real estate po yan, mga kaibigan, sapagkat ang MP2, yung amount na yan ay ginagamit ng gobyerno para ipahiram sa mga maglo-loan, housing loan. And then a little bit of amount po dyan, mga kaibigan, ay ini-invest dun sa treasury bonds and bills. May mga video na po kaming sinabi dyan. Ibig sabihin, limitado ng konti ang upside potential ng MP2. Eh, kung gusto mong mag-diversify, kasi real estate lang yan, real estate is just one asset. You have other assets like businesses, you have commodities, you have gold, you know? So you need to diversify to a lot of assets para sa inyong retirement portfolio. Kaya may mga videos kami about index funds, mutual funds, bond funds, okay? Para ma-diversify. Ang kagandahan sa MP2 sapagkat ito ay tax-free, kaya pwedeng lakihan ninyo dyan, pero hindi lahat dyan. Kaya nga na nabanggit namin, do not put all your eggs in one basket. You need to diversify. Diversify across different asset classes, iba-ibang assets. Okay? Meron kang real estate, meron kang stocks and bonds, meron kang equities, meron kang bonds, meron kang konting commodities, okay? Kung gusto mo, depende kung ano yung goal, kung ano yung retirement goals mo, kung ano yung inyong objectives. 1 month na po yung MP2 account ko, sir, at naghulog ako kaagad kaso wala pong natanggap na posted. Hindi po yan nai-email, ano? John, hindi po nag-i-email ang PagIBIG na na-post ang inyong account. Machi-check po ninyo sa virtual PagIBIG. Okay? Ulitin namin. Hindi po nag-i-email ang PagIBIG na, hey, na-post na yung inyong contribution. Walang ganon. Hindi mag-i-email ang PagIBIG. Kaya kahit 10 buwan, isang taon na yan, hindi nyo machi-check yan dyan. Okay? Dapat meron kayong virtual PagIBIG account. Doon sa virtual account, doon ninyo machi-check lahat po ng inyong contributions. Lahat ng inyong contributions, machi-check po ninyo doon. Ed Torres, estate tax-free po ba ang PagIBIG? Pwede po bang gawing alternative to life insurance? Good question po, Ed. Dahil tax-free ang PagIBIG, okay? Dahil tax-free po ang PagIBIG, ang pagkakaalam po namin is estate tax-free ang PagIBIG po. So, ibig sabihin po ay buong-buo na makukuha ng inyong legal heirs. Buo. Contributions plus dividends, tax-free. Okay? So, wala po. Hindi po siya subject to estate taxation. Romero Eugenia, good evening, sir. Welcome back. Na-miss ko topic nyo. Paano kung di ko nahulugan ng PagIBIG savings ko kasi nakakonsentrate po ako sa MP2? Oh, okay. Good question, Romero. Okay. We do not advise na pabayaan nyo yung P1 nyo. Okay? By the way, ang P1 at saka MP2 ay parehong may dividends po yan. Lahat ng hulog ay nag-i-income po ng dividends. Okay? P1 and MP2. We don't advise na wag na hindi huhulugan ang P1 kasi magko-concentrate na lang sa MP2. Sapagkat, actually, maliit ng konti ang P1, ang kanyang dividends, pero kailangan yun kasi yun po yung membership po ninyo. Keep it active. Okay? Keep it active. Kailangan active po palagi yun. Pwede nyong advance na huhulugan yun. So, yung ginawa ko, yung P1 ko, ay hinulugan ko siya in advance. Isang buong taon na. 200, 200, 200, 200 every month. Ano? So, dinivide ko na lahat yung P1. And then, lahat ng aking extra, nilalagay ko sa MP2. Lalong-lalo na, kapag palapit na kayo sa pag-withdraw, no, ng inyong MP2, malapit nyo nang i-withdraw ang inyong MP2, kailangan active yung P1 ninyo kasi baka magka-problema kayo. Hindi niyo ma-withdraw yung MP2 niyo dahil inactive yung inyong P1. Okay? So, keep your P1 active.
Kahit po ba wala pong loyal card, pwede pong mag-online sa virtual? Yes, pwedeng pwede. Hindi po requirement ang loyalty card para sa P1. Okay. Paano if 5 years, hindi pa po makauwi abroad? Okay lang po ba kapatid ko mag-withdraw ng pera? Pwedeng pwede po, Leonie. Gaya ng sinabi namin, pwede po kayo mag-issue ng authorization or special power of attorney and then apply kayo dyan and then yung kapatid na po ninyo ang kukuha ng inyong cheque doon sa PagIBIG branch. And then, pag nakuha na yung cheque, pwede na yung i-deposit sa inyong account. Kung anong account man meron kayo, kahit anong klaseng bangko. Oh, next question, wala pong virtual. Sabi ni John, wala po akong virtual sir dahil po may problema sa middle name. Okay, John, ayusin niyo po muna yung inyong personal records, okay? I highly advise ayusin po ninyo ang inyong personal records. Punta kayo sa inyong PagIBIG representative po sa Philippine Embassy. Okay, Francie, sir, ano po mas masuggest nyo? Mag-save sa MP2, bayaran muna ang housing loan sa PagIBIG? Good question yan, ano, Francis? Good question. I like that question. Actually, ako, kung personal mo akong tatanungin, gusto ko talaga itong sagutin eh. Kasi, housing loan is, kumbaga, pag may utang kasi, may utang, ano, ako, personal ko to, kapag may utang, hindi ka makaarangkada sa iyong investment, sa iyong savings. Hindi ka makaarangkada kasi may utang kang binabayaran. And remember, yung utang mo, may interest yan. Kahit mortgage yan, kahit mortgage sa banko yan, may interest. So, kung i-clear mo lahat ng utang mo, lalong-lalo na yung mortgage, ano, babayaran mo ng buo para ma-clear mo at mas madaling matapos yung housing loan mo, buo na yung housing loan mo or buo na yung house and lot mo, bayad na, makapag-concentrate ka na doon sa iyong savings. So, kung ako ang tatanungin, gusto kong mag-concentrate na i-clear lahat ng aking mortgage bago ako mag-isip ng mga paraan para mag-invest. 3 years na akong nagbabayad sa P1, can I withdraw and put it to MP2? No. Okay? Ang P1, hindi pwedeng i-withdraw mo yun or mag-stop ka nun para mag-concentrate sa MP2. Gaya na sinabi namin, Teresa, both need to be active. Ano, both accounts are necessary. So, MP2, pwede ka maghulog nun. Pero you cannot keep your P1 na inactive. Kailangan palagi active po yun. Ano? Last na tanong na tayo, mga kaibigan. Si Rafi muna. Rafi, maganda po ba na magbukas ng second account sa MP2? No, not necessarily. Kahit isang account, lahat yun ilalagay nyo dun. Pwedeng pwede. Hindi na kailangan ng second account. Bakit kailangan ng ibang accounts? Okay, ito yung dahilan. Kasi yung iba, gusto nila na pag-away-awayin, isi-separate yung kanilang mga savings. Halimbawa, yung isang account for retirement, yung isa is for education, and then gusto nila na mag-staggered. Every year, may magmamature. Okay? So, pwedeng ganon. Isang strategy po yon. Nasa sa inyo, hindi po magkakaiba ang inyong magiging dividends. Okay? Hindi magkakaiba ang inyong dividends. Pare-pareho po ang dividends na makukuha po ninyo, mga kaibigan. Kasi ganito po yan. Limbawa, may 5 kayong accounts. No? May 5 kayong accounts and then 5,000 din ang inyong pera. Kung isang account lang, ang iyong 5,000 lahat papasok mo sa isang account. Eh kung 5 account, ang iyong 5,000, 1,000 here, 1,000 here, 1,000, 1,000, 1,000, 5,000. Eh sir, mas malaki po bang dividends? Hindi po, pare-pareho lang po ang dividends noon. Okay? Kasi nung paghulog ninyo, yung method ng paghuhulog, pare-pareho lang po 'yon. Hindi magkakaiba ang isa at ang 5. Magkakaiba lang siguro kung yung unang account, inopen nyo ngayong year na to. Yung next account, inopen nyo next year, next year, next year, next year, the following year. So, ang mangyayari nun, every year ay may magmamature. Okay? So, isang strategy po yun para magiging staggered yung maturity. At gaya nga ng sinabi namin, yung iba ay gusto po nila na magkakaiba yung kanilang savings sa retirement, sa education, sa travel, kaya maraming MP2 accounts. Hanggang 5 po pwede. Mga kaibigan, ang dami pa po ninyong questions. Nako. Hanggang sa muli, ako po si Fermin. Maraming salamat po sa inyo at magkita-kita po tayo sa susunod. Thank you. Bye-bye. Salamat po sa inyo, mga kaibigan. Bye-bye po.